Kaibigan, kailangan po natin ng oxygen, hangin para mabuhay, di ba? Kailangan malinis ang oxygen at dapat papasok sa baga natin para magamit ng katawan natin. Pag walang oxygen, walang buhay. Okay? Pag hindi tayo, kahit may oxygen, pag hindi papasok sa baga natin, doon, yun ang nagiging problema talaga. So, ano mga warning signs, mga babala at senyales na bumababa yung oxygen sa katawan at anong mga sakit ito at ano ang magagawa natin? Ito po ang warning signs na kulang tayo sa oxygen. Ito, pakita natin, Doc Lisa. Pag kulang ka na, hirap ka na huminga. Okay? Meron tao na hirapan huminga, nervous eh. Pero meron tao talaga, pag hirap talaga huminga, kulang siya sa oxygen. Bumibilis ang paghinga, nahihilo, parang gustong bumagsak, magba-blackout. Sa mga may hika, matinding huni, humuhuni, kulang na siya sa oxygen. Ang tawag po dito, hypoxemia. Ito pa yung mga sintomas, no? Low blood oxygen. Hirap huminga, mabilis ang heartbeat. Siyempre, pag kulang ka na sa oxygen, magcha-chest pain ka na. Pwede na magkaroon ng sakit sa puso yan. Nahihilo, na-high blood, na-restless, dizzy, at meron, pag bumabagsak ang oxygen, actually, baliktad eh, sense of euphoria, parang nahahay. Nahahay sila kasi nga, nawawala ng oxygen yung utak. Delikado po to. So, ano yung mga sakit? Maraming mga sakit na pwedeng magdulot ng mababang oxygen sa dugo or hypoxemia. Low oxygen levels may be cause kulang ang oxygen sa hangin, pwede yon. Pwede rin yung baga natin ang hindi makakuha ng oxygen. Tulad ng ito, malakas humilik. May obstructive sleep apnea, malaki ang liig, ayaw pumasok. Ang hangin, hilik ng hilik na talagang, may hilik na delikado eh. Kaya yung mga ganitong sakit, pinapacheck pa natin yung pulse oximeter nila, oxygen sa dugo, habang natutulog sa ospital to. So yan, magpapapayat. Meron tao na kuba talaga, na dahil sa sobra silang kuba, na nahihirapan yung oxygen, yung baga na mag-expand. Pag pumunta ka sa mataas na lugar, yan, no, sa mountain climbing, mataas na lugar, di ba? Parang mas hirap ka huminga. Mataas na lugar. Pag eh ngayon ang uso, COVID-19. Pag COVID, marami humihina ang oras na tumama sa baga yung COVID, magkakaroon ng inflammation, doon nagkakapulmonya, bumabagsak yung oxygen. Kaya ito binabantayan din sa COVID. Ibang sakit, hika. Ito po, anemic, kulang ka sa dugo. Okay, mababa ang hemoglobin mo sa complete blood count. Ito po, marami to sa kababayan natin, COPD, emphysema, naninigarilyo, yan o, mga emphysema, mga smoker. Sira na yung baga, kaya bumabagsak din yung oxygen. Pulmonya, COVID, kahit anong infection, tubig sa baga. Minsan may tubig sa baga, pleural effusion, pwedeng heart failure, pwedeng sa TB, pwedeng mahina yung puso, pwedeng cancer din, may tubig sa baga. Sleep apnea, sinabi ko, at mga blue babies. Mga blue babies, bagsak din yung... Kasi nga, may maling shunt sa puso, congenital heart disease. So, maraming cause. Pero ang sintomas, pare-pareho. Pare-parehong ganito ang sintomas. Hirap huminga. Tapos, paano natin malalaman? Diba? Siyempre, yung sintomas, warning na yun. Yun ang warning signs natin. Pero kung gusto mo sigurado, kailangan bibili kayo ng pulse oximeter. Actually, ito nga nire-recommend sa pag nagbabantay ng COVID-19. Kailangan may pulse oximeter para ma-check. Isang paalala lang, bumili ako kasi dati ng pulse oximeter. Matagal na akong doctor. Dati, bili ko mga 12,000. Ngayon, yung nabili ko mga 400 pesos, parang, check nyo lang, parang hindi lang ganun ka-accurate yung iba. So, i-sure nyo na pareho ang reading nito at sa sintomas. Mamaya, pinapakita 98%, pero hirap naman pala huminga. So, hindi ko lang sure kung gano'ng ka-accurate yung iba kasi ang dami na naglalabas ang pulse oximeter. So, pili tayo ng maganda-ganda. Pakita natin, Doc Lisa. Hypoxemia, bagsak ang oxygen, less than 94%. Sa iba, 94 pwede pa eh. Depende sa edad. So, kung 94, 93 yan, ingat na. Lalo na kung may sintomas yan.
Oh, yan. Pag mababa na sa 94, yan, kulang ka na sa oxygen. Yan, baka doon ka naman kakasintomas. Dito, meron pang 6-minute walk test. Pwede ito gawin sa mga healthy na tao. Siguro mag-exercise ka konti, 6 minutes, lakad. Tingnan mo kung bababa yung oxygen mo. Ibig sabihin, pag bumaba, okay ang oxygen mo, nakapahinga. Pero oras na umakyat ka, napagod ka, kulang na. So, ibig sabihin, baka hindi ganun kalakas yung baga mo. Kailangan mo more exercise. Okay? So, napakahalaga oxygen. Ano ang gamutan? Ang pinakasimpleng gamutan sa ospital, yung talagang emergency, pag sa COVID-19, sa pulmonya, sa COPD, pag talagang bagsak na, binibigyan ng oxygen. Okay? Meron sa nasal cannula, sa ilong, merong mask, pag malala talaga, nai-intubate, ventilator. So, ang goal na oxygen, yung nilalagay sa ilong, tinataas yung oxygen. Pinapadami oxygen sa hangin dito para mas tumaas. Pinipilit itaas yung oxygen mo. Okay, 21% kasi oxygen dito eh. Tapos, yung sa oxygen, mas mataas pa. Yan, supplemental oxygen, mawawala. Kaya nga may ibang tao, di ba, naglalakad, pumupunta sa mall, may oxygen sila. So, kailangan nila oxygen mabuhay. Tip, tigil sigarilyo. Tigil sigarilyo, please. Ha? Walang panalo doon. Masisira yung baga natin. At para sa may sakit, tulad ng COVID o ibang sakit na kulang oxygen, ito pinapayo ng mga pulmonologist, pwede dapa o side. Side lying, 2 hours, dapa. Pero dapa, dapat meron kang bilog dito sa ulo, parang donut na pillow, para makahinga ka, nakadapa. Kasi pag nakadapa, yung baga mas naka hindi napipisa yung baga eh. Kasi pag dito yung baga medyo na, may puso dito kaya na napipress eh. Pero pag nakadapa mas nakaka-expand yung baga. Okay, side or yan. At kung wala naman tayong sakit, gusto natin maging healthy, turo ko nga ito po, pampataas ng oxygen, laging hihinga ng malalim. Yan, upo lang, sit down, relax, take a deep breath. Hinga. Dahan-dahan ng hinga. Pag huminga kayong ganito, hinga. Sabay po kayo. Pag hinga, napakasarap. Pigil. Pigil ka at least 5 seconds. Bakit? Bakit ka nagpipigil ng 5 seconds or more? Para ma-absorb. Huwag yung hinga, labas. Hinga, labas. Eh, ganun lang na ganun yung hangin. Hindi na papasok sa katawan. Hinga. Pilit hinga. Todo hinga para binabanat mo yung baga mo. Hinga, pigil, bago exhale, dahan-dahan. Tapos, ang pinakamagandang paghinga, tinuturo ko, dapat lumalaki ang tiyan. Abdominal breathing. Lagay yung isang kamay sa tiyan, isa sa dibdib. Dapat lumalaki ang tiyan. Hinga. Tiyan lang lumalaki, ah. Yan. Ito lang tumataas. Lalaki ng tiyan. Pigil, exhale. Mas malakas ang hatak ng hangin pag tiyan lumalaki. Abdominal breathing sa mga singer, sa mga athlete, kailangan abdominal breathing. Kasi kung baga lang, ganito lang, mas mahina eh. Malakas yan po. Extra oxygen pag abdominal breathing. Meron pa tayo pampataas ng oxygen, Doc Lisa. Exercise. Okay? Pag healthy kayo, ha? Pag malakas, gusto mo lumakas yung baga, lumakas yung katawan, yung muscles dito sa dibdib natin. Kita mo, ang ganda ng hangin niya, oh. Tabing dagat, napakaganda. Kumain ng pagkaing mataas sa iron. Kung anemic kayo, mga buntis, babae, malakas ang regla, anemic, hindi masustansya pagkain, kailangan nyo ng iron supplement. Gulay at prutas, tuloy-tuloy. Mga halaman sa loob ng bahay, sa labas, avoid pollution, quit smoking. Ito pa may ibang strategy, pampataas ng oxygen sa dugo. At kukonsulta tayo sa doktor, kung severe shortness of breath, talaga hirap huminga. Kahit ako po lang, hirap na huminga, eh, ibang usapan na yon. O kahit pag napagod ka, actually, pa ng kakaedad tayo, kahit nga sa akin ngayon, akit ka na isang palapag, dalawang palapag, masapo. Ngayon, no, bagong ligo, bagong CR, bagong dumi, di ba? Pag dumumi kayo, mas hingal kayo. Bakit? Pwede nagkakaedad, pwede yun lang, pwede hindi tayo fit, pero babantayan din natin. Kasi gusto nga natin palakasin yung baga, exercising ang malalim. Lalo na nagkakaedad. Pag ang pulse oximeter pinapakita less than 94% or hirap ka na huminga, papacheck na tayo. Or ito sarili ko tong style. Kasi bilang internist, cardiologist, feeling ko kasi pag
pag sabihin ng pasyente, iba na to. Pag feeling nyo, iba na to, masama na to, may mangyayari na masama sa akin, pa-check ka na. Minsan kasi mas alam mo eh. Mas alam mo yung na may, kahit wala ka naramdaman, pero parang balisa na something is wrong, pa-check na lang. Pwedeng nervyos o pwedeng may diprensya. Bukod sa hypoxemia na kulang ang oxygen sa dugo, meron pang mas malalang kondisyon. Ito yung ending na delikado bago namamatay ang pasyente, hypoxia. Pag hypoxia, ibig sabihin wala ng oxygen ang organo, ang tissue, ang katawan. Meron kasi iba mababala ang oxygen sa dugo, pero kaya nila eh. Mga blue baby, kaya nila. Diba? Kaya nila yon. Pero ito, hypoxia, ano na to, matindi na to. Pag umabot dito, ito yung kinakatakot natin, matindi na, nagbo-blue na. Ano, talagang di na makahinga. Nagko-collapse na, nawawala na ng malay. Dito yung namamatay, hypoxia. Ayaw natin umabot dito. Ano gagawin natin? Last two slides, exercise. Galaw-galaw para hindi pumanaw, di ba? Kailangan galaw-galaw. Huwag umupo ng 6 na oras, 1 hour, lakad ng lakad. Habang healthy, palakasin ang baga. Para tamaan man tayo ng pulmonya, sakit, COVID, anumang infection, may laban tayo. Sabihin, yung baga mo malakas. At itong breathing exercise, napakahalaga. Araw-araw, hinga malalim. Pigil, labas. Hinga malalim, gamit ang ilong. May video ako niyan, nasal breathing, better than mouth breathing. Mas malakas ang oxygen, may nitrous oxide pag sa ilong. Tapos, tiyan. Okay? Tapos, relax. Sana po nakatulong tong video, mga warning signs, paano papalakasin ang baga natin para mas mahaba ang buhay. God bless.